Okay guys, ito pa yung mga ingredients na gagamitin natin. We have here carrots, bell pepper, pickles, bay leaves or yung dahon ng laurel, potatoes. Kung nakikita nyo po, nakababad siya sa tubig para po hindi siya mag-oxidize. And since we don't have liver spread, so I'm gonna use peanuts, tomato paste, garlic and pepper. And syempre, we have here the turkey or yung pabo. Pinakuluan ko na po siya kanina para po mas mabilis siyang lutuin. As you can see, binubukod po natin yung broth dun sa pabo. At saka huwag po natin itatapon yung sabaw kasi mamaya is gagamitin pa natin siya. Oops! Itatabi lang po natin itong broth. Okay guys, magpainit na po tayo ng mantika. And then, sunod na po natin ilagay yung sibuyas. Hintayin lang po natin ito. Tapos, sunod na rin po natin yung bawang. Tsaka halu-haluin. Hintayin lang po natin silang maging brown. Tapos ilagay na po natin yung bay leaves. Tsaka halu-haluin po ulit. Pagkatapos po ay ilalagay na natin ang turkey. Guys, make sure na ating bread ang halu-haluin para po hindi pumasok yung ilalim niya. Itong kumulo ng mga 5 minutes pa.
tapos haluin para mag-mix yung lasa niya. Pwede na rin natin siyang lagyan ng tomato paste. Mix natin ito na maayos. Okay guys, pwede natin ilagay yung ating carrots at potatoes. Tsaka takpan po natin ulit at hintayin kumulo. At saka bell pepper.
Nakakatulong ito para lumabot yung ating kaldereta. At nakakatulong din po ito dun sa lasa. So, haluin natin ito ng maayos. Dahan-dahan lang po natin itong haluin para po hindi po masira yung karne at saka po yung carrots at patatas natin. Kung nakikita nyo po, malapot po siya. Kung wala po kayong liver spread, ito po ang pinakamainam na alternative. Nasubukan ko na po ito dati. As in, sobrang sarap niya, I promise. Kaya ayan, sinubukan ko na naman siya ngayon. At ito po sinishare ko sa inyo. Ayan, unti-unti na natutunaw yung ating peanut. Ngayon naman, pwede natin ilagay yung salt. Depende lang yan guys kung ano yung panlasang gusto nyo. Kung gusto nyo medyo maraming asin, kung mataas yung templada nyo or konti lang. Nilagyan ko na po siya ng ground black pepper. At lalagyan din natin siya ng chili flakes. Gusto kasi yung ano, medyo maanghang. Kaya lalagyan ko siya nito. Ayan. Masarap kasi siya guys kapag medyo maanghang, no? Or pwede rin gumamit lang kayo ng chili. Yung fresh. Maganda rin yun. Tsaka halo-haloin natin ulit ito ng maigi. Pero syempre dahan-dahan lang para hindi masira yung turkey. Tsaka yung mga potatoes tsaka carrots. Tingnan nyo guys. Diba? At itong takpan. Guys, pwede natin hinaan yung apoy para hindi siya masunog. Another 5 minutes pa para talagang masarap yung pagkakalimutan at malambot na malambot yung ating turkey.
Wow, guys, super sarap nito. O, diba? Nakikita nyo? Malapot yung sabaw niya.